Nakakalag sa tayo pupunta na sa barangay hall at susubukan ulit mag-attempt ni Aswang at saka nung umano sa kanya. Nalaman natin kung ano magiging desisyon ng mga ito ulit. So, pangalawang attempt na ito, mga kalugs. Kasama natin si Consul Gigil, nasa likod yan. Yes, Consul Gigil. So, dinaanan muna natin si Consul Gigil kasi hindi natin pwede i-bypass si Consul Gigil. Dahil ayun yung naghahawak sa area natin, sa area kung saan kami nakatira. Siya kasi yung nag-handle. So, kailangan lagi din nagkasama si Consul Gigil. Tapos, punta tayo ng barangay hall. Tapos yun, patatawag na si Kapitan ulit. Yan. Ito yung update mga kalugs. So, malalaman natin. So, hindi ko na mabibigyan tong loob ng barangay hall kung ano mga pag-uusapan kasi baka masita tayo ni Kapitan, mapagalitan tayo. Kaya abang-abang na lang tayo sa mga salitang babanggitin ko ulit. Apaismas kami para hindi rin tayo mapagalitan. Yan. Kaya Kaswang at si Utol ay naglaro ng basketball yan. Talo. Hindi kasi kasama yung pambatong manlalaro na si Kauya. Ay, kung kasama si Kauya ay mananalo. Ay, nag-hated si Kauya eh. So yun, ayun na, malapit na tayo. Yung barangay hall. Tara, let's go. Barangay, so wait natin yung ni Kaswang na si Mercy at saka yung asawa. Malalaman natin kung lalambot ba ang puso ni Kaswang o itutuloy o malalaman natin. Si Kaswang kasi yung magdidesisyon ito eh. Hindi naman tayo dahil si Aswang talaga yung na-agrabyado. Siya yung magsasabi. Kasi kakausapin ulit ito ni Kapitan ganyan. Sa kanyang desisyon. Abang-abang tayo. Pinapatawag na yung nag-argabyado sa kanya. Yan. Ah, oo nga pala, ma'am OFW sa Spain na bali nasa akin pa rin yung 6,000 pesos. Hindi ko pa rin naiabot kay Aswang yung 1,000 tapos yung basta nasa akin pa po. Baka po mamaya kunin ko na po yung 6,000 tapos bigyan natin kay Aswang yung 1,000 na sinasabi nyo na iabot ko kay Aswang yung 1,000. Tapos yung 5,000 natin. Isi-save. So, yan. Abang-abang tayo mga kalugs. Yeah! 1 hour later. Mga kalugs, update. Yan. So, katatapos lang natin sa barangay. So, ayan. Ito na. Ito yung pinag-usapan nila. So, nandun kasi ako sa loob kasi nakasubaybay ako sa mga pinag-usapan nila. Ganito yun mga kalugs. Di akat sila. Dumating yung dalawang mag-asawa. And then, tapos talagang pinipilit ni Kap natin na mapag-ayos kasi si Aswang, kami ay talagang magkakapit bahay lang, talagang likod bahay lang talaga, talagang walang pagitan, talagang isang dangkal yung pagitan ng bahay namin sa mga bahay ng nangyaring ganyan. Tapos yun, ito na, si Aswang ay nagdesisyon na hindi niya na raw itutuloy ang demanda, so lumambot ang puso ni Aswang dahil nga siya ay naawa din kasi itong pamilyang to ay marami ding anak. Marami din binubuhay. Paano na nga ba pagka ang dalawang mag-asawa o sino man ay makulong o mangyari. Ganyan. So, ayun, napag-desisyon na ni Aswang na magpatawad, magpakumbaba. So, malaking big deal ang kasulatan na mangyayari kasi ang gusto mangyari sana ni Aswang na kasi hindi naman taga dito nga yung taong yun eh, gusto policy ni Aswang. So, hindi nasunod yun. Policy na lang. Hindi nga nasunod kasi hindi naman ganung kabigat yung naging kaso. Wala naman talagang injury na naging masaklap na injury si Aswang kumbaga galos lang, konting buko lang ganyan. So anong nangyari yung desisyon kapag naulit o anuman pang-uulit na mangyayari magagawin ng mag-asawang ito ay hindi na magdediretso sa barangay kung sino man mangyayari na gulo o anuman, hindi na magdediretso sa barangay, sabi ni Kapitan ay magdediretso na sa munisipyo. So nakasulat naman, binasa ko naman buong details bago ko papirmahin si Aswang. Binasa ko mabuti yung lagda, yung mga sulat kung ano man magiging susunod na yun nga, naging okay na tong dalawang to. So yung mga supporter ni Aswang diyan, ayun na. Sana naman igalang natin yung desisyon ni Aswang na magpatawad, siya na yung mismong
Pakumbaba na lang kasi naawa rin naman siya sa tao na siya yung mga taong yun ilapit din naman ang lapit sa kanya kahit nung wala pa sa barangay. Lapit na lapit, hingin na pasyensya, o naman. Hindi ko lang talaga inaano sa vlog na ganun yung nangyayari kasi ayoko naman ma-expose sa camera yung mga tao na nag-agrabyado sa kay Kaswang. So yung sinasabi kong video, so hindi ko na ilalabas yun o hindi ko na iano, i-delete ko na kasi ano na eh, cancel demand na eh. So yun na. Ayun na magiging ano resulta mga kalugs, sana yung ano ang desisyon ni Kaswang ay galangin natin. Talagang siya naman talaga yung totoong nagpatawad o nagpaano. Kasi lahat naman tayong tao ay nagpapatawad. Ay isang beses pa lang naman. So second attempt na may mangyari kay Kaswang o sila naman may kagawa na wala na namang ginagawa si Aswang. Ayun. Talagang ayun na. Ayun na yung final. Si Kapitan na nagsabi, siya na yung nagpalagda, nagpasulat na ganun yung mangyayari. Ayan. Ma'am OFW sa Spain, ayan, hindi mga kalug, si OFW sa Spain is nagpadala ng 6,000 pesos. So kakausapin ko si Ma'am OFW sa Spain kung anong gagawin na lang doon sa perang pinadala niya para kay Kaswang doon nga sa magiging kaso. Eh hindi ko kasi alam na ano, basta kakausapin na lang si Ma'am kung anong gagawin doon, sana kung ibabalik, hindi ko alam kung paano ibalik yun sa kanya. Baka bank transfer na lang din ulit sa kanya, ganyan. Kasi ang ginawa ni Ma'am OFW sa Spain, ibinang transfer niya sa ATM namin ng asawa ko. Tapos yung asawa ko naman ipinadala niya sa akin sa GCash ko. So nasa akin yung card ng GCash ko, siyempre nasa akin yung pera. So tatanungin ko muna si Ma'am OFW sa Spain kung anong gagawin sa 6,000. Ayan mga kalugs, sa ito si Aswang ay nagpatawad. Ay lahat naman tayo ay may kapatawaran o may puso naman tayo. So yung iba naman diyan tao, yung ibang tao din, alam ko sa ibang tao, talagang wala talaga mga puso na ganyan-ganyan. Naiintindihan ko si Aswang, talagang mabait na tao din talaga. Kilala niyo naman si Aswang kung gano'ng kabait to. Kung talagang palaban to, di sana tinuluyan niya na to. Kahit alam naman natin na maraming sumusuporta kay Aswang, maraming tutulong yung nga sa demanda, maraming ganyan-ganyan. Yung maraming tutulong nga, yung susuportahan sa lahat ng mga gasusin. Kilala niyo na yan kung sino-sino. Hindi ko na po kayo isa-isahin kung sino-sino po kayo. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At saka sinashoutout ko nga pala dyan si Ben Angel Miss Makabidang, si Sir Robert, Ma'am Sara Castillo. Shoutout po, ma'am. Miss na miss ko na po kayo kay Ma'am of WCSP, Wapono Chibi, Maverick, at lahat. Yan. Kay Tulski Bob the Vlogger, yan. Maraming salamat sa inyo sa suporta nyo kay sa bahay ni Karong. Siyempre, sa suporta nyo kay Kaswang ulit. Ito na. Salamat po sa OFW6 Spin, ma'am. Nag-desisyon na si Aswang. So, ayun. Pagbigyan na natin yung desisyon. May malilit po silang anak. Kaya po, kasi ang anak nun, marami. Marami anak. Eh. Malilit po yung ibang anak. Ayun, naisip nga ni Aswang. So, lakad tayo, Aswang. Ayan. Hindi na natin itutuloy. Ako, alam nyo naman ako, sabi ko naman sa mga unang vlog natin na nandito ako, nakasuporta lang kay Aswang kung ano man mangyari. Pero yung desisyon ay na kay Aswang pa rin talaga. Ayan. So yan, ayan yung mga. So baka hanggang dito na lang yung vlog. Ay, yung nga pala, may ano nga pala ko. Idadagdag ko na dito mga kalugs yung sa kubo natin. Bad news yung sa kubo natin na ginagawa. Yung ginagawa ng Team Kalugs na kubo. So pinagbawalan tayo, ipagpatayo yung kubo doon. Pinagbawalan tayo ng may-ari. Kasi yung ituturo ko sa inyo, pupunta tayo doon. Kasi may-ari ng resort dyan sa tapat, pinapatanggal yung kubo doon, pinagbabawal. So sinabihan kami ni Kapitan na huwag na ituloy kasi baka ano pa mangyari. Baka yung ibang kubo po dyan mawala din. Kaya hindi na natin itutuloy na muna yung So papakita ko muna sa inyo kung saan yung lugar na yun. So let's go. Ate, so hindi na namin itinuloy yung gawa. Dahil yun, kung nakikita nyo yung bakod na bato na yan. Yung bakod, hanggang doon yan, malayo yun. Hanggang doon, tapos hanggang dito pa yun. Kaya sa may nyug na yan, hanggang dyan. Yung bakod na yun, ng bakod na yan. So, pinagbawalan tayo ng may-ari niyan. Kasi may-ari niyan. Yung tapat, baka nga itong iba dito, yung mga salabat-salabat na gawa na yun, ipatanggal din kasi nga, bawal. May-ari na. So, yun. Update. Ayun, bad news natin mga kalugs. Sayang effort ng Team Kalugs dito. Sayang ang effort. So, hahanap tayo ng ibang place.
kung saan pwede na magtayo ng kubo. So hindi ko sure kung makahanap tayo ng place kasi baka pagbawalan din tayo kasi may mga kanya-kanya na kasing place na nandito. Eh bawal na naman tayo magtayo doon sa may tabing dagat na kasi baka lalo tayong ano ni Kapitan kasi mas lalong bawal yun. Sayang, sayang effort. So yun, mga kalog, so yan ang update natin sa kubo. So pasensya na kayo. Talagang hindi na namin maasikaso na to. Eh, hindi na namin titipagin to. Mali nyo naman sa sunod na, ano, susunod na balik ng mayari ng bakod na yun. Yung, ano kasi maluwang yun eh, hanggang loob yun eh. Eh mapakausapan natin na makapagpatayo tayo ulit ang kubo dito. Mali nyo naman pumayag. Sayang effort, sayang effort. Yan, awa sa mga bata. Maliliit pa kasi mga anak. Kung sila naman yung makukulong, hindi wala na yung mga bata, nakakawa naman. Uh-huh. Yung mga maliliit pa mga bata, yung anak pa maliliit eh. May kasulatan naman yun. May kasulatan naman po kami. Pag ginawa pa ang padalwa, sabi ni Cap, matik, yung polis na po ang action na yun. Oh, doon na sa munisipyo ano yun. Hindi na pag-uusapan dito, walang kikiburikipa. Ayan, na diretsuhan na yun. Hindi, ang mangyari, sabi ni kasi ni Kapitan, hindi na raw makikialam sa kung ano mang mangyari ulit, hindi na raw makikialam si Kapitan. I-diretso file na raw, bibigyan na raw agad ng ano, file action, yung papel, yung ano, na ibibigay sa munisipyo na katunayan na ganun yan. So, sayang ang effort din ni Aronel. Siyempre, sayang ang effort ng buong team Kalogs sa kubo na to. Ah, panghinayang guys. Ganado pa naman kaming gawin. Para nga naman pagka may mga visitor tayo, ano man eh, pwede natin pag-stay dito. Malinis na nga eh. Sayang, nasayang ang lahat. So yun mga kalogs, yun. Ayun, wala tayong magagawa kasi nga eh talagang bawal daw talaga. Kaya pala yung iba dito eh hindi na nagano ng kubo. So yun. Ayan ang update natin sa kaso ni Kaaswang at siyempre sa update ng kubo natin. Pinagsama-sama ko na kasi bad news at good news yung nangyari. So ang good news, yung tumaba ang puso ni Aswang, tumaba ang puso, nagpatawad, na gano'n, na naisip niya yung mga mangyayari sa mga batang anak ng dalawang mag-asawa na yan. Talagang mahusay si Aswang, mabait, mapuso. Yan, mapuso. So, ma'am, yung sa WC Spain nga pala, salamat po sa suporta nyo. Lumambot ang puso ko, gawin yung mga anak ko maliliit ang mga yun. Wala lang po mag-aanap po isa nila kung makukulong po yun. Yung mga bata namin kaliliit po. Yun po. Lumambot ang pusong mamon. Yun. So mga kalogs, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa suporta nyo sa YouTube channel ko. Siyempre sa buong team kalog. Siyempre sa kay Caronel, sa suporta nyo sa YouTube channel yan. Caronel Official Vlog, yan. Ayan ang YouTube channel niya. Pakisuportan. Shoutout dyan kay Ma'am Sarah Castillo sa kay Sir Robert po. Ayan. Pakisuportan niya kasi si Caronel, watch hour na lang inaantay niya kasi nasa 1,000 plus na yung subscriber niya. Watch hour na lang. Pakisuportan na lang mga kalogs para mabuno niya yung ano, para mamonetize na siya. Ayan. Maraming salamat din sa suporta kay Kaaswang. Ayan. Maraming salamat. Yun. Maraming salamat sa lahat, sa subscriber namin, sa mga commentor namin, lahat-lahat yan. Maraming salamat sa inyo. Yun, hanggang salamat dito na lang. Thank you.